Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Slept with Mr. Billionaire. Tunghaya na po natin ang 10th bahagi. I look at the room in front of me. Nasa ospital ako ngayon dahil sinugod nila Ryan si Haley dito. I knocked first the door and opened it. So, may malakas na loob ka palang pumunta dito. Agad kong kinalmot ni Helen nang makita ako. Muntik nang mamatay ang anak namin dahil sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Helen? Nakita mo namang tumalon sa pulang anak mo. I angrily said. Hindi. Hindi sara ulo ang anak ko para tumalon. Ryan, huwag kang maniwala sa kanya. She said back. Stop it, you both. Natutulog si Haley. Pigil ni Ryan sa amin at hinila si Helen dahil kakalmuti na naman ako. Gusto ko siyang sugatan. She's the one to blame. Hysterical na sabi nito. Nilagay ko sa likuran ang kinalmot niya. I stopped myself from crying. Hindi ko nga ginawa yun. You bitch, you are lying. Ano sa tingin mo? Magsisinungaling ang anak ko? She then again pulled my hair. Naaalarma na naman si Ryan at hinila ulit siya. Stop shouting, I said, Helen. Matigas nitong wika. And you, Tiffany. Go back home. He faced me. Kumusta na? I said, go back home. Pinainit mo lalo ang ulo ko. Hindi ko na nakakalimutan ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ko nga yung ginawa, Ryan, sabi ko. I don't know, he whispered. So hindi ka naniniwala sa akin? I asked, pero hindi ito sumagot. Hindi ko yun ginawa. Sana naman maniwala ka. Matalim nito akong tinignan. Ryan, just go home, Tiffany. Muntik nang mamatay ang anak ko. Hindi ko na alam kung sino pang paniniwalaan ko. Kung may mangyaring masama sa anak namin, ipapakulong kita. Turo pa sa akin ni Helen bago tumabi kay Ryan. I know, talo na naman ako palagi. Lagi naman akong hindi pipiliin. Huwag ka na magpapakita sa akin, Tiffany, dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili kong saktan ka. Sabi niya na nagpahina sa mga tuhod ko. Sinasaktan mo na nga ako. Sasaktan mo pa ako ng pisikal. Sige, iwan ko na lang dito ang pagkain niyo, I said before going out. Tumakbo ako pumunta ng park ng ospital. Ang pinipigilang iya kanina ay lumabas na. I sat down in one of their bench. Walang masyadong tao ngayon. Umiiyak ako habang hinahaplos ang tiyan ko. Napapadaing pa nga ako dahil nararamdaman kong sumisipa ito. Anak, huwag mong pahirapan si mama ha, lalo na at dalawa na lang tayo, I said while touching my tummy. Dumidilim na ang paligid. Nagsisibukasan na rin ang mga ilaw. I just wanted peace. Gusto ko lang ay simpleng buhay pero bakit parang ang hirap makuha nun? Siguro hindi talaga para sa akin. Naalala ko na naman na talagang naniniwala si Ryan sa kanilang mag-ina. Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi man lang ako pinag-explain. Wala talaga siyang pakialam sa akin. At ayaw niya pa akong makita. Hindi ko naman kayang gawin yon. Tears fell down on my cheek. I believe in you, Tiffany. Napatingala ako at nakita si Ava na nakatayo sa gilid ko. She smiled at me and sat down beside me. Agad kong pinunasan ang luha ko. It's okay. We all cry, she said and caressed my back. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar. I don't like Helen. Hindi ko kailan man siya nagustuhan. She started, kaya napatingin ako sa kanya. She's a bitch. Pok-pok siya. Marami na siyang naiikamang mga lalaki. Kuya and her got into a relationship because they were fuck buddies. Pero nakipag-break din noon si kuya dahil hindi niya talaga siya type. She did not like her at all. Or in general, wala siyang nagugustuhan na babae. She sighed. Until you came. Nung una pa lang kayo nagkita ay nagustuhan na kita, lalo na nang makita ko si kuya na masaya. Ginamit niya lang ako, Ava. Tsaka baka hindi niya talaga ako mahal, I said. Umiling-iling ito.
She did not use you. Mahal ka ni kuya, may umepa lang talaga. Tsaka huwag ka magpapaniwala sa sinasabi ng babaeng yon. I just chuckled kasi alam kong pinapagaan lang nito ang loob ko. I'm not sure if it's really love. Hindi ko alam kung mahal niya ako dahil ako ang mahal niya. Dahil ako, mahal ko siya. Inihatid niya ako sa bahay. Sakto namang nadatnan ko na ang mga katulong na kumakain. Agad nila akong dinaluhan, lalo na si Reyna. Okay ka lang ba, ate? Reyna asked. Oo naman, bakit naman hindi ako magiging okay? I lied. So, okay na po kayo ni Sir Ryan? Nagbabaka sakali nitong tanong. Nang tignan ko sila lahat ay halos pigil-hininga ang mga ito, kaya tumango na lamang ako. Oo, okay na kami. Another lie. Hay salamat, nakahinga na kami ng maluwag. Sabi ni Manang Lina. Tipid akong umiti. Sige po, magpapahinga na lang po ako sa taas. Pumayag naman ang mga ito. I went straight to my bedroom. Kinuha ko ang isa kong maleta at isang bag. Pagkatapos ay inilagay ko ang lahat ng damit ko. Iniwan ko naman yung mga binigay sa akin nila tita at Ryan ng mga gamit. Umasok din ako sa kwarto ni Ryan dahil naroon ang iba kong gamit. Wala na ba akong nakalimutan? I asked to myself at hindi na napigil ang umiyak. I'm really living. In just a span of 5 months, marami naman akong nabuong alaala dito na babaunin ko. I will forever be grateful to them kasi binigay nila ang mga kailangan ko. Ngayon, kailangan ko nang magdoble kayod lalo na at malapit na akong manganak. Kumuha ko ng papel at sumulat kay Ryan. To Ryan, nagpapasalamat ako ng sobra dahil sa pagtanggap niyo sa akin. Buong buhay ko itong tatanawin. Kung sakaling mabasa mo itong sulat na to, gusto ko lang sabihin na huwag mo na kaming isipin. Huwag ka na din mag-alala sa anak natin. Ako na ang bahala magpalaki sa kanya. Hindi ko man siya mabibigyan ng magandang buhay na ipinangako ko na hindi ko naman siya gugutumin ng pagkain at pagmamahal. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisiraan sa kanya. Tungkol pala sa nangyari sa anak niyo, hindi ko yun ginawa. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan, pero nagbabaka sakali lang ako. Mahal na mahal kita. Sana maging masaya kayo. Bigyan mo ng kumpletong pamilya si Hailey. Kailangan niya yon. Yung anak natin, marami magmamahal sa pamilya ko. Kaya huwag mo nang alalahanin. Salamat ulit. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Tiffany. Kailangan ko nang umalis dahil maiiwan ako ng bus papunta ng Ilocos. 8 hours ang biyahe kaya siguradong mapapagod ako. Hindi pa alam ng pamilya ko na buntis ako kaya natatakot ako umuwi. Pero wala naman akong choice. Pinasadahan ko muna ng tingin sa salas at ang mga nakitang walang tao. Inagmadali akong bumaba at lumabas. Sakto naman at nagdi-dinner pa lang ang mga guards kaya walang nagbabantay sa gate. Pagkalabas ko ay muling sinulyapan ang bahay. I wiped my tears and quickly went inside the taxi. Hanggang sa muli, bulong ko nang umandar ang sasakyan. Anak naman, bakit ka nagpabuntis? Palakad-lakad si mama sa harapan kong nakaupo sa salas. Kadadating ko lang dito sa probinsya. And it's still 6 in the morning. Hindi ko naman sila masisisi na masermonan ako kasi kasalanan ko naman. Hindi ko kailanman ipinaalam sa kanila. Ma, I'm sorry. Hindi ko naman kasi alam na ahalak yon. I was already crying. Yan nga bang sinasabi ko sa iyo noon? Pinagsabihan kita noon, Tiffany. Wala ka nga ni kaalam-alam sa alak. Paano na ngayon yan? Paano mo bubuhayin? Nasaan ba ang tatay? Sunod-sunod na tanong ni mama. Ubuhayin ko na lang po mag-isa. Titingin po ako ng 3 trabaho para sa 1 araw. Sayang din naman kasi. Explanation ko habang umiiyak pa rin. Nasaan bang tatay? Sino bang nakabuntis sa'yo? Baka sa boses niya ang galit. Hindi naman po siya kailanman. Tinatanong ko Tiffany, pananagutan ka ba niya? Nasaan ba siya? Nasa 1 pamilya niya po. My voice was like a whisper. Natigilan si mama kaya mas lalo akong napahikpi. Hindi ko naman gusto. Hindi ko naman akalain na magiging ganito. Umupo si mama sa side ko. Narinig ko din ang paglapit ng mga kapatid at pinsan ko. Anak naman, bakit siya pa? This time, it was soft. She knows. She knows the feeling. Si mama din kasi ang sumira sa pamilya nila papa noon. But she didn't know. Like me.
Nunagod nito ang likod ko kasabay ang pagyakap nito sa akin. Ma, sinabi kong ayaw kong tumulad na ayaw kong makasira, pero bakit ganun? I sob. Hindi ko naman alam. My voice can be identified now. Parang ako din kasi ang sumira sa kanila. May anak silang nauna, kaya dapat silang unang nagsasama. Anak, hindi mo kasalanan. Wala kang alam. Pagpapakalma nito sa akin. My cousin and my brother also came. Hinaplos sa plus nila ang buhok ko. At least ngayon, kampante ako na hindi lalaki ng malungkot ang baby ko. He will grow knowing that he has a family. A family without his dad. Nandito kami, ate. Huwag kang mag-alala. Tutulong kami sa'yo. Bibong sabi ni Theodore, ang kapatid ko. Oo, ate. Don't you worry. Kami ang tatayong tatay niya. Sabi naman ang pinsan ko si Jay, kaya natawa ako. Kaya huwag ka nang umiyak. Sige ka, mababawasan ang ganda mong yan. Saad pa ni Theodore. Theodore, tumigil ka na nga ng ingay mo. Saway ni mama sa kanya. Nagkamot naman ito ng ulo kaya mas lalo kaming napatawa. Si mama naman, pagtatampo niya at tumabilang sa akin upang hagkan. Pero anak, seryoso, tutulungan ka namin. Hindi ka namin iiwan lalo na at may dadating na anghel sa buhay natin. Mama assured me. Salamat, ma, ha? Salamat dahil iniintindi niyo ako palagi. I said to mama. Nakangiti ito habang umaagos pa rin ang luha. Salamat din sa inyo. I look at my brother and my cousins. They are really the happiness of our family. Palagi silang nandyan para magpatawa, lalo na si Theodore at Jay. Yung iba kasi ay tahimik, pero mahal ko naman silang lahat. Naging masaya naman ang buhay ko sa probinsya. My favorite part is to go out and enjoy the scenery at sunset. Noong una ay madaming naging chismosa, lalo na nang makita akong buntis. They gave me names at pinag-uusapan tuwing dumaraan sa harapan nila. Pati ba naman anak, disgrasyada? Ganun na nga si Trina, may lahi talaga silang nagpapabuntis. Narinig kong chismis ni Aling Marites. Kaya nga, pokpok talaga sila eh, no? Sabi pa ng isa na nasa harapan ng tindahan. Yumuko na lamang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Agad kong pinunasan ang luha ko ng lihim. Sabi kasi ni mama, huwag ka nalang daw patulan kapag may narinig, lalo na kung mag-isa ako dahil delikado. Nakakalungkot lang dahil nahuhusga na lamang ang mga tao nang hindi man lamang alam ang totoong kwento. They would just judge people with that what they see. Lumipas ang 4 na buwan. I was already on the month I will give birth to my baby. Sa 4 na buwan, ay naging maayos naman ang buhay ko. Hindi man nawala ng buo sa isipan ko si Ryan, ay nagpapasalamat ako na hindi na ako masyadong umiiyak. Mas inaalagaan ko na lamang ang baby ko, kasi yun naman ang dapat. Maayos na ang buhay ni Ryan ngayon, kaya dapat ayusin ko na din ang buhay ko. Ang buhay namin na magiging anak ko. Ate, akin na yung karton mo. Tawag sa akin ni Todor. Bit-bit kasi ang 5 box ng bibingka. Isa na ito sa mga pinagkakaabalahan ko. Nagtitinda ako dito sa Ilocos. Ibinibenta ko na lamang ito sa mga shop dahil mahirap na ako maglakad. Noong una kasi, nagbebenta ako ng naglalakad. Ano ka ba? Kaya ko na to. Iniiwas ko pa ang box pero nahablot niya pa rin. Ang kulit mo talaga. Gusto mo bang isumbong kita kay mama? Pananakot nito sa akin kaya napasimangot na lamang ako. Sige na nga. Ikaw na lang. Doon na lang ako tatayo sa may gilid doon, I said. Natapos lang ng shift niya. Nagtatrabaho ito habang nag-aaral. Hindi para sa kanya pero para daw sa akin. Kaya lahat ng sweldo niya ibinibigay niya sa akin. Nawalan man ako ng isang Ryan, narito naman sila para damayan ako. We were walking towards the shop near the old houses when I felt pain on my stomach. Napakapit ako sa braso ni Theodore at hinawakan ang tiyan ko. No, pumutok na ang panubigan ko. Ate, bakit? Napapano ka? Lusenteng tanong ng kapatid ko. Impit akong napasigaw, kaya nataranta siya. Oh my God, ala, nanganak ka na, manang. Sabi niya at inilapag ang bibingka sa sahig. Manganganak ka na, ate? Ang sakit na talaga, Theodore. Mangiyak-ngiyak na sabi ko.
Natataranta na itong dumalo sa akin at tumingin-tingin sa paligid na tila naghahanap na makatutulong sa amin. Oh my God, mura nito at hindi alam kung bubuhatin ako. Theodore, gumalaw ka na please. Gusto mo bang lumabas ang pamangkin mo dito? Humihilap na talaga ito. Ang sakit-sakit na. Gusto ko na lang umiyak buong araw. Umalis si Theodore at iniwan ako upang tumawag ng tricycle. Nanginginig na ang mga tuhod ko dahil sa sakit. Nasaan na ba siya? I was looking down at my stomach when someone suddenly lift me up. Hindi na ako nag-atubili pang tignan ang bumuhat sa akin dahil halos maihina ako sa sobrang sakit. Ate, sorry, natagalan ako. Nagtawag pa kasi ako ng ibang tao sa kanto. Napalingon ako sa tumatakbong bulto ni Sidor. Napakurap-kurap ako nung matantong hindi siya nagbubuhat sa akin. Biglang kumabog ang dibdib ko dahil sa pamilyar na amoy na nalalanghap ko. I slowly averted my gaze to the person who is holding me. Ryan? Nanlaki ang mga mata ko na magtama ang mga mata namin. Tumanda siya ng konti. May balbas na rin ito ngayon. His hair was also messy. Halatang hindi ito nagpagupit ng maraming buwan. Maayos naman ang white button down shirt at slacks nito pero bakas na bakas sa mukha niya ang pagod. Salamat po sa pagbuhat sa ate ko. Dito nyo lang po siya ilapag. Magalang na saad ng kapatid ko at itinuro ang tricycle na kararating lang. Ngunit nilampasan niya lang ito at dali-daling tumungo sa sasakyan niyang nakapark sa bilang kalsada. Napapadaing ako nang maramdaman na naman ang sakit. I heard Ryan muttered a curse and held me tightly. Sir, manganganak na po ang ate ko. Hindi po ako nakikipagbiruan. Habol nito sa amin. Oh my God, open the door of my car. Nasa bulsa ko ang susi ko. Bilisan mo at baka manganak ng asawa ko dito. Hinablot agad ni Theodore at binuksan kahit na naguguluhan pa din sa sinabi ng lalaki. Bakit ba niya kasi ako tinatawag na asawa? At bakit nandito siya? Pinaupo niya ako sa likod. Aalis na sana pero pinigilan ko. He looked at me confused. Ryan, ibaba mo na lang ako. Kaya na namin. Nahihirapan kong wika. No. Sinara na nito ang pintuan at tumungo sa driver's seat. Saan ako? Pupunta, saan ang pinakamalapit ng hospital dito? He asked my brother who is now in my side. Ryan, huwag na lang. Don't make me mad right now, Tiffany. Pagalit nitong sabi sa akin kaya tinutop ko na lamang ang labi ko. Sabihin mo na lang sa akin ang direksyon. Utos niya sa kapatid ko. I just let them to do what they want. I close my eyes hoping that the pain will reduce. Wala pang minuto ay nakarating na kami pero ayaw kong bumaba. Ryan, huwag dito. I said while holding my stomach. This is a hospital. Come on. Bago ka pa makapanganak dito. He said and tried to pull me out pero nagsumiksik lang ako kay Theodore. Ate, baba ka na lang. Baba na tayo. Gusto mo bang manganak dito? Sabi naman nito pero umiling lang ako. Sa ibang hospital na lang, Theodore. I said to my brother. Baby, let's go na. Nahihirapan ka na. Hindi ko na kayang makita kang ganyan. Nakita ko ang panggigilid ng luha ni Ryan. I shook my head. I should just tell him the truth. Ryan, wala kaming pera para sa hospital na yan. I said, the hospital fee is just expensive, kaya ayoko. Gusto ko sa public hospital na lang ako manganak para mas mabawasan ang babayaran ko. Nakita ko ang pag-iiba ng emosyon sa mukha niya. It was like he didn't expect that to come out of my mouth. Wala akong pakialam. I'll pay. Kahit bilhin ko pa ang hospital na yan. Just come out now, baby, he said. Ate, sige na. Nahihirapan ka na. Heather's voice broke. Nang lingunin ko ay umiiyak na siya. Nakakahiya. Dito na lang ako manganganak. Pawis na ako. Baby, please. You're sweating already. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Malungkot ang mukha nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila until I felt again the familiar pain in my stomach. Ouch! Ang sakit na! I cried while caressing my stomach. That's it. Ryan murmured. Binuhat na ako ni Ryan at agad na humingi ng tulong sa mga nurse. Nakita ko na lamang ang sarili ko sa delivery room kasama si Ryan at umiiri na. Maayos nga kayang makapanganak si Tiffany sa oras na ito. Ano nga ba ang dahilan ni Ryan at naroon siya sa pagkakataong kinailangan siya mismo ni Tiffany?
Magbabalik na nga ba ang dating pagmamahalan na naantala dahil sa kagagawa ni Helen? Paano nila haharapin ang isa't isa ngayong ganap na silang magiging mga magulang? Yan ang patuloy nating aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Abangan po natin muli bukas sa ganito ring oras. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.